sa harap ng mainit na usapin sa People's Initiative, isang kongresista ang nagsabi na target na matapos ang charter reform bago mag-recess ang Kongreso para sa Holy Week. Kung ganyan, mariin namang pinabulaan ng liderato ng Kamara ang umunoy panunuhol sa signature campaign. Si Mel Lesmora sa sentro ng balita live. Audrey, nanindigan ang mga kongresista na dapat ay mapanatili ang integridad ng People's Initiative. Yan ay kasabay na rin ang kanilang pagtatanggol sa institusyon hinggil nga sa mga issue tungkol sa charter change. Sa gitna ng iba't ibang kontrobersya ukol sa People's Initiative para sa charter change, dumipensa si House Speaker Martin Romualdez laban sa issue ng umunoy suhulan para sa signature campaign. Ayon sa House Leader, siya mismo tutol sa anumang unethical practices na idinidikit sa PI dahil kung totoo man, mapapawalang bisa nito ang tunay na diwa ng inisyatibo. Kasabay niyan, muli rin nanindigan ang House Leader na hindi niya inindorso o ipinag-utos sa kahit sinumang mambabatas na makisali rito at mangalap ng pirma. Ito ay kasunod na rin ang naging paglagda ng isang manifesto ng Senado na tumututol sa People's Initiative. This so-called People's Initiative proposes only one change in acting as a constituent assembly. The Senate and the House shall vote jointly. While it seems simple, my dear friends, the goal is apparent: to make it easier to revise the Constitution by eliminating the Senate from the equation. Today, the Senate once again stands as a bastion of democracy, as it rejects this brazen attempt to violate the Constitution, the country, and our people. This Senate of the people will not allow itself to be silenced. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva bumanat ding mukhang hindi nauusad ang Resolution of Both Houses No. 6 sa Senado dahil sa umano'y pakikialam ng Kamara sa People's Initiative. Ikinalungkot naman ito ni House Majority Leader Manix Daripe, sabay giit na hindi lang baseless ang naturang akusasyon, kundi nilagay pa nito sa alanganin ang SANIC collaborative efforts para sa constitutional reforms. Sa palagay naman ni House Committee on Constitutional Amendments Chair Rufus Rodriguez, kayang matapos ng Kamara at Senado ang pagpasa sa charter reform bago ang Holy Week recess ng Kongreso sa Marso. Sa isang panayam ngayong araw, muling binigyang diin ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang itinutulak na tsatsa ng Kamara. May update din siya mula sa proponents ng People's Initiative. We've reached the 12.1 threshold. I don't have the exact. Yes, we have already reached the mandate of the people. So the constitution should operate as provided. So kailan po yung actual filing ng petition? Well, talagang inaayos lang, syempre. And of course, I think the request for validation by the COMELEC. Audrey, ang paulit-ulit nga na sinasabi ni Congressman Salceda sa mga panahong ito, dapat ay isaalang-alang ang iba yung pag-unlad ng ating ekonomiya at maisusolusyonan niya yan sa pamamagitan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ang gusto ni Salceda, maisantabi ang mga isyong pampolitika at pagtuunan ng pansin ng ating nga pamahalaan ito nga pag-amyenda sa konstitusyon dahil sa huli tayong lahat din ang makikinabang dito. Audrey? Okay, Mela, dahil sa mga development, paano mailalarawan ngayon ng mga mambabatas ang relasyon ng Kamara at ng Senado? Audrey, ang sinasabi nga ng, dito sa panig ng Kamara noon pa man ay hanggat maaari sa ngalan ng kapakanan ng ating mga kababayan, magandang maghari ang pagkakaisa sa pagitan ng Kamara at Senado. At sa ngayon nga, sa kabila nga ng mga issue, umaasa pa rin yung mga mambabatas na talagang para nga sa pagbuo ng mga magagandang panukala at ikauunlad pa ng ating bansa ay magkaisa pa rin yung dalawang kapulungan para nga mas mabilis na umusa dito sa Kongreso yung mga mahalagang constitutional reform tulad nga nito nga itinutulak nilang charter change. Audrey? Well, nagpahayag si Senador Robin Hood Padilla kamakailan na okay naman daw itong isinusulong na ito pero huwag naman daw sanang brasuhan, lalo na sa lower house. Meron bang komento dito ang Kongreso?
Audrey, kanina nga, no, bahagya rin niya nga na itanong kaya Congressman Salceda, pero ang ipinupunto niya, talaga nga, maraming kumakalat ngayon na kontrobersya, maraming gumakalat na issue. Pero ang sinasabi nga nila talaga, no, walang kinalaman ang Kamara dito nga sa mga ibinabatong issue sa kanila tulad nga ng panunuhol dito sa People's Initiative. At ang ipinupunto nga nila, iginagalang nila yung batas at mga patakaran sa ating lipunan kahit hindi nila ito gagawin. At ang hinihiling nga nila, sana'y matigil na nga itong mga kontrobersyang ito dahil sa huli ay gusto naman nilang maghari yung kapayapaan at pagkakaisa sa dalawang kapulungan ng Kongreso. At ngayon nga, Audrey, no, umaasa pa rin yung mga mambabatas na talagang mareresolba yung mga isyong ito na bumabalot hinggil nga sa charter change para sa huli ay maisakatuparan pa rin yung talagang layunin para dito. At yan nga ay iba yung mapa, mabuksan ang ating ekonomiya at mapaunlad pa ang ating bansa, Audrey. Maraming salamat, Mela Lesmoras.